Hello guys! Welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan po natin ngayon dito sa Mat ni Kuya ay ang tungkol dito sa column putting. So dito po sa isolated column putting. So dito po sa sample natin column putting. By the way po, pag-usapan po muna pala natin, no? So yung column putting. So pag sinabi pong column putting, ito po yung paa ng poste dun sa baba. So ayun po, no? So yung nakikita nyo pong kwadrado, no, dun sa baba, ayun po yung sinasabi nating isolated column putting. So ito po yun, no? Okay, so ito pong column putting natin, para makuha yung volume niyan. So kailangan po malaman po muna natin, no, yung sukat niya. So ito pong mga column putting na ito, so dito po sa sample ko, so yung sukat po ng mga column putting dito sa labas, sa exterior, ito po yung column putting 1, no. Yung length po niya 1.2 meters and then yung width po niya is 1.2 meters din and then yung thickness po niya 0.3 meters po. So ayun po. Kaya lang po meron po tayong column putting 2. So yung column putting 2 po na sinasabi natin, yung pong nasa loob na column putting. So ayun po. Apat po 'yon, no. So 1 2 3 4. So ang sukat po niya, ayan. So ang isosolve po natin ay yung volume ng column putting 1 at saka yung volume ng column putting 2. So yung volume ng column putting 1, which is yung mga nasa labas po na yon, is equal to, no? I-multiply po natin yung length times width times yung thickness. So ibig sabihin, yung column putting 1 natin is equal to 1.2 meters times 1.2 meters times 0.3 meters. Ang answer po niyan is 0.432 cubic meters. So ayun po yung para sa column putting 1, no? Kaya lang po, 12 yan. So, ibig sabihin, 0.432 cubic meters times 12 po. So, ang answer po ng total volume ng column putting 1 is equal to 5.18 cubic meters. So, ayun po yun, no? So, para po sa column putting 2, is equal to length times width times thickness po uli. So, yun. Is equal to 1.5 times 1.5 meters times 0.3 po. So, ang answer po dyan is 0.675 cubic meters. No? So, 0.675 cubic meters, kaya lang po 4 yun times 4. So, 4 po yung nasa loob na yon na ibang sukat. So, ang answer po dyan, total volume of column putting 2 is equal to 2.7 cubic meters. So ayun po, no? So kaya po kung pagsasamahin po pala yung column putting 1 plus column putting 2, ang answer po diyan is equal to 5.18 plus 2.7. Ang total volume po ng column putting 1 at column putting 2 natin dito is equal to 7.88 cubic meters. So ayun lang po. So kung nagustuhan niyo po itong video ko dito sa volume ng column putting, pakipindot na lang po yung subscribe at saka notification bell sa baba para ma-notify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.